Ito po ay napakain at nakapagbigay na rin tayo ng mga food boxes sa bawat pamilyang ito. They're being served with hot meals by the Manila Social Welfare. Because of Lindol, I have directed again City Engineering Office Inspection Division through City Engineer Andres. Ang sabi ko sa kanya, dahil 6.7, medyo malakas yun, bisitahin ang lahat ng mga pampublikong gusali sa ating lungsod. Eskwelahan, health centers, ospital, police station, MPD, at higit sa lahat, mga market. Make sure that they are in pristine condition at walang nangyaring masamang epekto sa paglindol kaninang umaga. Sumunod, isa sa suliran ng Maynila, kapag umuulan ng husto, hindi yung regular na ulan, umuulan ng husto at malakas ang alon, ay ang mga kababayan natin sa west side of the city, or mas madaling intindihin, Bayside, no? Yung nakatira, halimbawa, 649 Baseco, 275 Parola 3, Barangay 20 Tundo, Isla Putimbato, 101, 105, 128. Ang gando niya sa dulo sa Smoky Mountain. Ngayon mga kababayan, ito po ang update sa Bayside community. Total evacuees for the past 24 hours, ayon sa report ni Director Rep. Pogoso ng Manila Social Welfare at Director Arnel Angeles ng mga staff natin dyan sa MDRRMO. District 1, 107 families, 320 individuals. District 6, 10 families, 37 individuals. District 3, 55 families, 160 individuals. District 5, 118 families, 411 individuals. May ongoing pa rin evacuation. At itong mga nabanggit nating mga evacuees, most, not all, most of them ay nailipat natin sila sa temporary shelter. Some of them went to their respective families, no? Yung may mga kamag-anak nila, no? So, ito po ay napakain at nakapagbigay na rin tayo ng mga food boxes sa bawat pamilyang ito. They're being served with hot meals by the Manila Social Welfare through Director Rep. Pogoso and our staff. So, MDRRMO, tumutulong sa paglikas. Pagkain, pangangalaga, MDSW. Tapos, papasok din yung ating Manila Health Department to make sure that infants and children is in a healthy situation. No? Silang laging biktima niyan ng disenfranchisement, no? Disarray or kaguluhan. No? So, yan po mga kababayan ang sitwasyon ng ating lungsod ngayong araw na ito sa loob ng 20 oras na hambalos na ng bagyong ito at pagbaha sa buong Metro Manila o saang parte pa ng Luzon. So far, we can still manage. So far, we are in a manageable situation. So far, kawanawa tayo ng Diyos. But rest assured sa lahat ng mga manunood ay tuloy ang gobyerno sa lungsod ng Maynila. Na usaping tuloy, bukas, Linggo, may ulan. Pero may bakunahan. Now, after this broadcast, si Julius, yung ating MPIO head, will post the vaccination for tomorrow. And let me share it to you now. And I hope you will share it also to others. But later on,
we will post. And text messages will be sent to those who signified in the past, last week or yesterday, or kung kailan man aabutin yung text based on volume ng available na bakuna tomorrow. No? Under www.manilacovid19vaccine.ph. Tomorrow, vaccination, first dose, A1, A2, A3, A4, A5, San Lazaro, mall site, SM San Lazaro, 2,500. SM Manila, 2,500. Ay, ito na pala. Nahabol po. Nahabol nyo. Nasa inyo po mga screen. Please take that, grab a copy of this. Robinson's Manila, 2,500. Lucky Chinatown, 2,500. Bukas po yan, Linggo, 6 a.m. to 7 p.m. Magdala kayo ng payong. Hindi nyo kailangan pumunta ng maaga. You have the whole day. Para pumunta sa bakunahan. Tomorrow, first dose. A2 and A3 only. Ulitin ko, no? Huwag po kayo pupunta sa mga susunod na sasabihin ko na lugar. Ito ay para sa ating mga lolo't lola, nanay at tatay, na senior citizen, at saka merong comorbidity lamang. Isabelo de los Reyes, Emilio Jacinto, Vicente Lim, sa District 1, all 1,000 doses each. District 2, Osmeña, Benitez, Plaridel, all 1,000 doses sa District 2. So that's 3,000. District 3, Bonifacio, Pedro Guevara, Juan Sumulong, 1,000 doses each. District 4, Holy Trinity, Ramon Magsaysay, Moises Salvador, 1,000 doses each. District 5, Rafael Palma, Husto Lucban, Aurora Quezon, 1,000 doses each. District 6, Jacinto Zamora, Santa Ana, Iris, 1,000 doses each. Okay? So marami pong bakuna bukas, mga lolo't lola ko, nanay at tatay ko, pumunta na kayo. Get vaccinated so that you will be protected. Okay? At ganun din sa ating mga may comorbidity. Okay? Ngayon, let me get the real data. Hindi ko alam kung pumasok na sa system natin. Let me check. Ito, okay. Ito po, real time. No? As of now, 3:56. 4:46 na pala. 1 hour ago pa ito. No? First dose, today's vaccination, 29,061. Second dose, 756. I'm happy for you. Those, ito yung mga Pfizer na naiwan. I'm happy for you. Ang target natin, 1.5. Ngayon, kanina may nakita ko na mga 50 na nagbaka sakali. I'm happy also for you. Nagbaka sakali pa rin at nagtiyaga. Mga 50 na naghintay sa UDM, no? Na sila first dose pero hindi pa sila due kasi priority yung second dose. Ngunit at the rate we're going at 1,500 target at this hour, so ang sinabi ko kay Dr. Ed, tirahin nyo na yung sekwentahan na first dose na para sa second dose. Kasi mukhang yung iba pa ay hindi pa rin darating. So, yan po ang nangyari kanina sa UDM. I'm unhappy to those people who are patiently waiting the chance to get protected through vaccination. So, total of 29,817 as of 3:56 p.m. No? Yan po ang nangyaring bakunahan ngayon. Again, mga kababayan ko sa lungsod, thank you very much. Thank you very much sa inyong pagtugon, sa aming panawagan. Go out there, get vaccinated. Vaccine, vaccine, vaccine. Vaccination is the solution. Okay? So yan po, dyan na nagtatapos yung ating update para sa araw na itong Sabado sa ating sitwasyon sa buong Maynila. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kung hindi nyo pa napapanood ang iba kong videos, nandiyan po ang previous videos at my suggestion. At huwag po ninyong kalimutan na i-click ang subscribe button para updated po kayo sa aking mga ilalabas. Hanggang sa muli, bye-bye!